Alam niyo guys, ito, na ano talaga ako eh, na bullshit talaga ako nito. Alam niyo guys, itong ano, kasi talagang naano ako eh, na nasasaktan ako dito sa ginagawa ng mga ano nito eh, ng mga taga-barangay. So, ito yung masasabi ko sa inyo ng mga taga-barangay, ano? Nagtiwala sa inyo yung mga tao. Nagtiwala sa inyo yung Pangulo. Binigyan kayo ng rights para kayo ang magbigay mamahala doon sa form. Diba? Sana naman, isipin nyo yung mga tao. Sana naman, isipin nyo yung taong mas nangangailangan. Di ba nga sabi, poor of the poorest? Mayroon pa bang mahirap sa pinakamahirap? Mayroon pa ba doon? Mayroon pa bang mahirap doon? Alam nyo, hindi nyo pinapatupad yung utos ng... Pangulo eh. Kayo na mismo ang bumali. Binali nyo na yung utos ng Pangulo. Tapos ngayon, sisihin nyo yung Pangulo. At saka si Cayetano, sisisihin nyo. Sasabihin nyo, ano, basta lang kung ano-an pinagsasalita, anong pinagsasabi nitong tong Pangulo at saka si Cayetano. Yun ang ginagawa nyo eh. Yun ang naririnig ko lagi eh. Pero tingnan nyo naman yung ginagawa nyo. Tingnan nyo yung ginagawa nyo. Namimili kayo ng bibigyan ng form. Tapos, madodoble pa yung Tapos, yung mga ano naman, yung mga tumatanggap naman, kahit doble na yung matanggap nila, okay lang sa kanila. So, wala kayong pakialam kung anong nararamdaman ng iba. Wala kayong pakialam sa sikmura ng iba. Alam nyo ba yung ano, yung mas nangangailangan? Sila yung mas naaapektuhan. Tandaan nyo yan. Bakit hindi nyo yan naisip? Alam nyo ba, yung sinasabing poor of the poorest, sila yung higit na nangangailangan. Kaya kayong mga taga-barangay, please lang, isipin nyo yung mga kaya kayong mga taga-barangay, please lang, tumino kayo. Ano yung ginagawa nyo? Yung form na galing sa DSWD, pinamimigay nyo na, tapos pinipili nyo kung sinong bibigyan nyo. Ano yun? Tingnan nyo yung mga pinabibigyan nyo. Ayan o. Makikita nyo dyan sa picture, yung ano, yung mga mayayaman. Tingnan nyo ang gate. Ang laki ng, tingnan nyo ang gate. Ang ganda ng gate. Kinakatok ha, pinupuntahan. Para lang ano, para lang bigyan ng ayuda. Samantalang, pag yung mahirap, ayan, sila ang pinapapila sa barangay. Alam nyo ba yun? Asa na yung social distance din dito? Instead na kayo ang pupunta sa bahay, yung mga taong pinapapunta nyo sa, ano, eh, sa barangay, okay lang sana kung yung pinapapunta nyo doon, yun talaga yung mas, ano, yung mas nangangailangan eh. Siguradong mabibigyan nyo. Eh, yung binibigyan nyo ng form, yun yung may kakayahan, may mga trabaho, yun ang binibigyan nyo eh. Nakaka-bullshit kasi dito guys, kasi marami akong nakikita sa mga picture, mga video na, ayun, naghahantay sila ng ayuda, nakapag-perma na sila ng form, pero ayun, hindi sila naaprubahan. Hindi nyo ba alam, yung mga taong yun, sila yung mga walang-wala, hindi sila naaprubahan. Bakit kayo ganoon? Please lang, mga taga-barangay. At saka yung mga ano, mga nakatira dyan sa barangay na yan, mga barangay nyo, alam nyo na, after nito, alam nyo na, pagdating ng eleksyon, alam nyo na ang gagawin nyo. Palitan nyo na yan. Ako ang nasasaktan dun sa ano eh, sa mga taong ginagawa nyo ng ganyan. Diyos ko po. Kayo, wala kayong mga isip.
So, ang gagawin nyo na lang, bahala na yung mga bituka ng mga yun. Basta kayo, nakapamili na kayo, nakapamigay na kayo kung sinong gusto nyong bigyan. Naawa ako dun sa mga taong, ano, yung mga taong apektado talaga. Hindi nyo, sila pa yung ano, naawa ako dun sa mga taong, dinideny nyo na sila talaga yung mas apektado. Paano na yung mga tao pala na, yung mga ano, yung wala na nakakain, sabi nila hindi na sila napupunta, hindi na nakarating doon yung nagsinsus kasi malayo na sila. Hindi nyo ba kayang puntahan yun? Puntahan nyo, kasi may mga bituka din yun eh. Sana naman sa panahon na to, huwag nyo isipin yung ano, yung sarili nyo. Huwag nyo isipin yung ano, yung anong makukuha nyo doon. Ayan pa yung iba. Yung ano, yung isang barangay na pinagpupunit yung mga ano, pinupunit yung mga form. Yung na-fill up na form. Pinupunit nila. Bakit nila pupunitin yun? Dahil so pinupunit nila yon para pagdating ng ano, sasabihin nila ay nakuha na nila yung pera tapos wala kayong makitang ebidensya, ganun. Diyos ko naman po. Please lang, tumino kayo dyan. May hinaharap tayo ngayong problema. Hindi lang isang bansa ang namumroblema. Halos buong mundo, buong mundo tayo. Halos buong mundo, nagkakaproblema tayo sa sakit na to. Bakit ba kayo, ang iniisip nyo, yung bulsa nyo pa rin ang iniisip nyo? Dapat magtutulungan tayo ngayon. Hindi itong panahon para kumuha tayo at magmamulsa tayo ng pera. Naawa ako dun sa mga matatanda, naawa ako dun sa mga mahihirap, naawa ako dun sa mga PWD, mga single parent, anong gagawin nila doon? Hindi nyo binibigyan, sila yung nadideny, sila yung na-disapprove doon sa form. Sila yung na-disapprove doon sa form. Kayo mga taga-barangay, please lang. Dapat kasi kayong mga taga-barangay, kayo ang maging model. Hinalal kayo, pinagkatiwalaan kayo dyan ng mga tao. Dapat ibalik nyo yung tiwala nila sa inyo. Alam mo doon sa ano, sa barangay din ng ano, na doon malapit sa lugar namin, ang lagi nilang sinisisi, si Cayetano at ano, si Senator Cayetano at saka si ano, si Pangulong Duterte. Dahil kung ano-ano na lang daw pinagsasabi, ganito ganoon. Pero hindi nila alam, hindi alam ng mga tao, na yung nagsasabi noon, sila ang nagbulsa ng pera. Binulsa nila yung pera. Hindi na nga nila inano, hindi na nga nila sinunod yung ano, hindi na nila sinunod yung utos ng Pangulo. Sundin nyo ang utos ng Pangulo, bigyan yung pinakamahirap, yung mahirap pa sa pinakamahirap. Grabe talaga kayo. Sobra kayo, sobra na, sumusobra na talaga kayo. Please lang. Sa pagkakataong ito, tumulong naman kayo. So, yun lang guys. Inaano ko lang talaga, inilabas ko lang talaga yung nararamdaman ko. Kasi, as in, naano ako, napupuno na ako dun sa mga nakikita ko na sobrang di talaga maganda. So, hindi lang naman yung isang ano. Hindi lang naman yan isang barangay eh. Marami yan. Marami. Hindi lang sa isang barangay yung nangyayari.
kahit saang barangay yan, merong mga ganyan. Hindi ko naman nilahat. Pero, yun nga guys. Sana naman, kayong mga tao din na nakatira dyan sa mga barangay nyo, ano din, please lang mag-ano na rin kayo, magising na din kayo. Kasi, itong mga taong to na ganyan ang ginagawa sa barangay nyo, kailangan na talagang mawala dyan sa barangay nyo. Mawalan sila ng posisyon sa barangay nyo. So, i-report nyo kaagad kung ano, kung sino-sino yung mga ganyang barangay. Huwag kayo matakot. Kumpara naman sa pamilya nyo, kumpara sa kapakanan ng pamilya nyo. Sana i-voice out nyo yung mga ganoong ginagawa ng barangay. Kasi marami namang social media na kayang-kayang ipaglaban yung mga karapatan nyo. So, yung mga naririnig nyo sa radio, sa mga ganito. Kasi, yung ang sabi nga ng isa sa kakilala ko na lagi na lang daw niyang naririnig sa radio na laging sinisisi si Pangulong Duterte at saka si Senator Cayetano. Dahil ganito, ganyan daw mga pinagsasabi, tapos hindi naman daw totoo, sinungaling daw, ganito, ganun. Pero, yun nga guys, ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magtiwala doon. Kasi, sila na mismo ang bumali sa utos ng Pangulo. Binali na nila yun. So, gumagawa lang talaga sila ng paraan kung paano sila makakupit. Paano sila nakaw sa pira na yun. So, yun lang guys, talagang na yung kalooban ko kasi medyo nailabas ko na din kahit papano. So, sobrang naaawa lang talaga ako dun sa mga taong yun. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood at saka be watchful na lang doon sa mga sa mga taong ganoon o sa mga dyan sa mga barangay nyo. So, salamat at God bless you all. Ingat lagi.